Hi guys, welcome to my YouTube channel. If you wanna know how I achieve this colorful hair, mine red plus hot pink, please keep on watching. So guys, ito yung tools na gagamitin natin para sa pag-DIY ng pagkulay ng ating hair. Meron tayo ditong cape, mixing bowl, alligator clips, ear caps, hand gloves, plastic gloves, face towel, tinting brushes, at saka suklay. Ayan. Ito naman po yung isang set ng Huenicorn hair dye vibrant set plus isa pang kulay dahil balak natin mag ombre, mag two-tone ombre. So ito po siya, hair vitamins, virgin coconut oil, oxidizing solution, keratin repair mask, ayan, nabasa na. Dalawang color developer para sa dalawang kulay. Pero kapag sa isang set, syempre isang kulay lang siya, nag-additional lang ako. Dahil gusto ko nga dalawang color. Ito ay red wine at hot pink. Plus the bleaching powder, ayan. So guys, isang oras na after natin ibabad sa coconut oil yung buhok ko. Ang sabi talaga sa instructions, 14 hours siya dapat ibababad sa hair. Pero dahil gusto ko na mag-bleach ngayon, okay na to. So, imimix ko lang yung bleach, then let's proceed. So guys, ang bleach pala ni Huenicorn ay bio-organic and dust-free. Hindi rin siya masakit sa ilong unlike ng ibang bleach, kaya marami talagang gustong-gusto yung bleach ng Huenicorn. Hindi siya masakit sa ilong. So ayan na siya after niya ma-mix. Very creamy ang consistency, hindi mabaho, and hindi dust-free nga siya, walang alikabok, hindi siya makalat, hindi ka makahatching, hindi ka mababahing. So, ilagay na natin yung ating protective gears, yung clip, yung towel, yung hand gloves, yung ear cups, para makapagsimula na tayo mag-bleach. And take note, please, kung may earrings kayo, kung may pintas kayo, tanggalin niyo po siya kasi baka magkaroon ng side effect, mangati kayo, or mag-tarnish. So guys, pagpasensyahan nyo na yung mukha ko, wala akong nakalagay na kahit ano dyan, bare face lang tayo. And yung boses ko, kung sumisingot-singot ako, kasi may ubot sipon po ako, pasensya nyo. So, mag-start na tayo. First, isi-section natin yung hair natin. Disclaimer lang guys, hindi po ako professional.
nag-DIY lang tayo para makatipid. Dahil mahal magpaganito sa salon. Libo ang ginagastos. Ay, sige muna ito pa kasi parang hindi ko makikita yung cellphone mo. So, first time ko mag-DIY na ako lang mismo yung mag-bleach. Usually kasi may katulong ako kaya kinakabahan ako. Sana pumantay siya. Sana okay lang yung kalabasan niya, diba? Wala kasi yung katulong ngayon. Nasa work. Busy. Ayusin ko lang yung pataka-section ng hair ko. Malalaglag kasi. Sana lahat po malagyan ko, no? Huwag naman po magkaroon ng bitak-bitak na black at yellow dyan sa hair ko. So guys, let's begin! So guys, tip lang daw kapag nag-bleach or nagkukulay. Ang gawin nyo, from roots to tip. So, huwag nyo muna ang lalagyan ng una yung roots nyo. Pag nalagyan nyo na yun dito sa dulo, saka nyo lagyan yung roots. Ayan. Para kasi may natural heat yung roots natin. So, mas mabilis siya mag-process doon. So, para mas plant tayo o mas magkalapit yung kulay nila kapag lumabas na yung kulay, hindi ganun siya nagkakalayo. Hindi ko makita ang dito kung sinubo ko. Dami ko kasi nakikita yung nag-DIY, kaya nila mag-bleach yung sarili nilang buhok. So, let's try kung kaya din natin yung ganun. Sana kaya rin ang powers ko. So, pag hindi siya pantay, magre-bleach na lang tayo at may katulong na tayo, guys. So, yun na nga mga kaibigan, tinulang po ang ating bleach, tayo naubusan. Pero, may dami-dami pang buhok sa ating, marami-rami pang part ng buhok sa ating ulo ang hindi pa nabibleach. Itong dulo, bleach na talaga yan before kasi nagkulay na ako dati. At ngayon, gusto ko na naman magkulay. Pero, buti na lang, meron pa tayong isa, may extra tayo. Yes, mga kaibigan. Yan. Usually kasi ang isang set, ang isang bleach set na ganito, ay good na for short hair. Pero maiksima, ngunit makapal ang ating buhok, kaya hindi siya nagkasya. Kaya, kailangan ko siyang gamitin. Pero kalahati lang sis. Ito na lang siya. Ito na lang yung lalagyan. Tapos, isa-save ko yung matitira. Sa second application ko ng bleach. So yes, mag-mix na tayo ulit. Tapos ituloy na natin ang ating pag-bleach. Ay, sobrang hirap i-DIY. Nakakangalay. Ayun na nga, mga kaibigan. Nakapag-mix na tayo ulit. Tutuloy na natin yung ginagawa natin pag-bleach na ako. Magsusuot lang ulit ako ng gloves. Then, tuloy na natin. Yun na nga, iba na yung gloves natin. Dahil basa na yung kanina, hindi na ako comfortable na gamitin siya. Kasi baka pag alis ko ng kamay ko, paglabas ko ng kamay ko dun sa gloves, yung asim-asim na. Kasi nga basa siya, diba? Tapos makukulog yung kamay. Baka matas mapatayo. So, dito tayo natigil sa part na to kanina. Ito, this part. Tuloy na natin siya ngayon. Ayan, tapos na tayo. So, gagawin ko ngayon, maghihintay ako ng 30 to 45 minutes. Tapos, yung mga tingin kong kulang pa ng bleach, lalagyan ko sila para kahit papano mas maging okay. So, kasi may natira pang konti. Ayan, konting-konti.
Hindi ko pa siyang pang touch up or pang dagdag. Pero since magbi-bleach pa nga ako ng isa pa, hindi ko siya pang touch up. Idaligdag ko na lang siya. Ngayon, like this, ganyan. Daligdag ko na lang siya ngayon sa mga tingin kong kulang ng bleach. So, mga nagtatanong, hindi siya mainit sa... hindi siya masakit sa anit. For me, pero yung iba nagsasabi sila na masakit sa anit. Medyo makati lang ng konti. Tapos kapag in-apply mo, may konting lamig sensation. Pero syempre, iba-iba naman yung skin type ng ibang tao. Pwedeng ako, hindi ako nasasaktan. Ikaw, pwedeng nasaktan. Kaso, better if mag-strand test ka muna para alam mo kung okay ba sa iyong Prada, kung may allergy ka ba, o ano, something. Pag may sugat yung anit, huwag muna din. Kasi baka ma-irritate yung sugat, baka kung ano pa mangyari. Kaya, ingat-ingat din muna sa paggamit. Make sure na kaya ng hair. Make sure na wala kang allergy. Kasi may mga kilala ko, mga tito ko sa mother side. Kapag nagkukulay sila ng hair, namamaga talaga yung mukha nila kasi ma-allergy sila sa pangkulay nila sa buhok. Kaya, ang swerte ko, hindi ko naman na yun kasi mother side ko nga yun, di ba? Kaya ito, kulay-kulay lang ng buhok, bleach-bleach lang. So, babalikan ko kayo guys after 30 to 45 minutes. Papakita ko sa inyo ang result and I'll be back. Hi guys, it's been 45 minutes and ito na siya. Ta-da! Mukha ang laki ng antas na bleach niya. Ang laki ng ni-write niya. So, 45 minutes na and magbabanlaw na tayo. Magbabanlaw lang ako kasi sabi ko kayo, mapakita ko sa inyo final result kapag tiyo na ang so guys, ito na pala siya pagkatapos ko mag-bleach. Hindi ko muna i-diretso na sa ano siya. Napakita ko sa inyo kapag tuyo na kasi may step ako nakalimutan sabihin kanina. Ayan siya, ginawa ko na siya. Ito po. Huenicorn repair mask, keratin repair mask. Binabad ko siya. Hilagay ko lang siya sa haircut kasi bababad ko siya for 20 to 30 minutes. So ayan, nandiyan na siya sa buhok. Nakikita niyo naman. So ayan na yung bleached hair ko. Para ang laki ng nilip ng color niya. Ang bilis lang nito malab. Yes! Hintayin lang natin yung 20 to 30 minutes. So, babalaw ako ng hair. Papatayin ko yung hair. Tapos yun na talaga. Papakita ko na talaga yung kakalabasan niyang color. So, stay tuned! So, ayan guys yung result. Parang nag-level 7 to 9. 9 ata siya. In one bleaching brow. So, mamaya magka-color ako ng wine red plus hot pink. Abang yun! Smaller, we don't know.